Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay ituturo ko sa inyo ang dalawang maaari niyong gawin, no? Bago niyo gawin ang spell. Dahil, no, kapag ginawa niyo ang isa sa mga ito, bago ang spell ay sigurado ako na mas tatalab at mas e-epekto ang spell na inyong gagawin. Ito ay tinatawag kong cleansing. Unang-una, maaari tayong gumamit ng itlog. Una, ang gagawin mo ay kukuha ka ng itlog, no? Kahit anong itlog, yung brown one o yung puti, kukuha ka nun at dapat ay tuyo ito, no? Kasi susulatan mo ito, isusulat mo dun sa itlog yung pangalan mo, no? At yung edad mo. Ngayon, ang gagawin mo ay hahawakan mo yon at irorolyo mo yon, no? Ipapaikot-ikot mo yon sa iyong buong katawan, no, sa iyong noo, at habang ginagawa mo 'yon, niraramdam mo dapat na lumilipat lahat ng bad vibes sa itlog, no, doon sa itlog na iyon. Iraramdamin mo 'yon, no, sa iyong katawan, dapat ay sa buong katawan. Mas maganda rito kung hubad ka upang mas maiikot mo yung itlog, no, mas magiging komportable, mas magiging mapapabilis ka at masisigurado mong lahat talaga. Yun, maaari mo tong gawin sa banyo, gawin mo lang yun. Yan. Sa iyong buong katawan, sa iyong leeg, sa mukha, sa iyong ulo. At pagkatapos, ang gagawin mo ay kukuha ka ng baso. Tapos ilalagay mo yung itlog doon. At lalagyan mo ito ng tubig. At gamit ang kahit anong matulis na bagay, maaring ballpen o kahit ano pa matigas at matulis na bagay, ay babasagin mo yung itlog doon sa tubig. Dahil tapos ang gagawin mo doon ay ilalagay mo iyon o ifa-flush mo na iyon sa inyong toilet o sa inyong inidoro, no? Dapat ay ifa-flush natin iyon doon. Ngayon, sunod nun ay maaari ka nang gumawa ng iyong spell. Ngayon, ito namang pangalawa ay mas madali at ngunit mas maamoy, no? Bakit? Dahil ang unang-una niyong gagawin ay kukuha kayo ng kandila at kukuha rin kayo ng dahon ng laurel at isusulat nyo doon protection. Kaya naman ay maaari nyo rin doon isulat agabay. Ngayon, hawak mo yon. Ang gagawin mo ay susunugin mo ito. Yun, no, gamit yung kandila at hahayaan mo na yung usok nito ay ma-trap, no, o makulong doon sa kwarto kung saan ka naroroon. At saka maaari mo nang gawin ng iyong spell. Napakadali lamang, ngunit makatulong ito ng malaki sa inyo, no? Karamihan sa inyo ay hindi alam kung paano mag-cleansing, no, bago mag-spell. Ngunit ang pag-cleansing ay napaka-importanteng gawin bago mag-spell. Lalo na kung ang inyong spell ay mga love spell, panggagayuma, o mga malalaking spell, no, o mga epekto ng spell. Maaari rin ito, napakaganda rin itong gawin sa mga spell na kailangan nyo. Halimbawa ay sa mga swerte, no, kasi aalisin natin yung bad vibes sa ating katawan at tutulong iyon, no, upang mas maging maayos, no, lalo na pampaswerte. Kailangan natin yun, o kaya kailangan natin ng gabay, protection, makakatulong ito sa inyo. At upang maaaring maraming bad vibes sa inyong katawan naman, kaya hindi naman gumagana ang spell. Yun, ito ang maaari nyong gawin upang mangyari yun, no? Makatulong sa inyo na mas gumana at mas maging epektibo ang spell na inyong gagawin. Maraming salamat sa inyong panonood. Ito ay maaari nyong gawin. Kung kailan nyo gagawin ng spell, bago nyo gawin ang spell, maaari nyo itong gawin. Napakadali lamang at ang mga ingredient natin o mga kasangkapang ginagamit natin ay nasa bahay na lamang natin. Kaya naman ay yun talaga ang kinuha kong self-cleansing. Dahil alam ko na lalo na ngayong quarantine ay kailangan natin yung mga gamitin yung nasa bahay natin o meron na tayo. Maraming salamat sa inyo at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito.